guys, it's Besh Lori. For this video guys, dahil sa may mga nakita akong katanungan sa comment box ko tungkol po sa kung gaano katagal ang prinoseso ko sa POAA para sa phase 1 and phase 2 para sa direct hire na process guys. So ito guys, is base lang po ito sa naging proseso ko. Pero ipapakita ko po sa inyo yung pag-email ko kung kailan and kung kailan din ako nakatanggap ng reply ng POAA para sa appointment schedule ko para sa re-evaluation na yun guys. And then ipapakita ko na lang din sa inyo yung POAA clearance ko kung kailan ko iyon na-receive para naman hindi kayo, baka mag-isip kayo na gawa-gawa ko lang yan since mayroon pa naman akong record dito sa email ko. So ipapakita ko na lang din sa inyo iyon para sure po. So itong process guys, itong pag-aantay natin kung gaano katagal, huwag po kayong mag-isip na araw lang po ang aantay natin. Ang mag-expect kayo na weeks po ito. Siguro yung iba na abutan ng months, pero yung sa akin weeks lang guys kasi kung kumpleto naman kayo ng mga documents from the employer ganyan and then yung mga additional requirements na kailangan ng POAA is super mabilis lang guys as long as may mga appointments schedule na kayo from the POAA. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung record ko, yung parang email na natanggap ko from POAA and din yung na isinend ko sa kanila kung kailan iyon para mapagsama-sama natin kung ilang araw ba or ilang weeks ba yung na nantay ko. So yun guys, I hope this video is makatulong sa inyo para hindi na kayo magtanong and para maliwanagan kayo and para ma-at-ease yung isip nyo na hindi naman masyadong matagal as long as kompleto kayo sa documents nyo. So ito guys is base lang ito sa experience ko and sa pagproseso ko noong nagpa-process ako sa Pilipinas. So bago yun guys, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa akin, please do subscribe to my channel, Besh Lori. And ako po isang OFW din dito sa Mauritius. And please like na lang din and hit the bell button po para ma-update po kayo sa mga videos kung bago. So yun guys, ipakita ko na sa inyo ngayon para hindi na tayo magtagal. So ayan guys, andito na tayo sa email ko. I mean sa mail ko, email ko. So ipapakita ko sa inyo guys, ito ang evaluation request ko. Nag-send ako sa POAA for evaluation request October 19, 2021 guys, 6:21 AM. Yan po yung date nung nag-request ako. And ganito yung pag-ano ko, ayan yung ano nila email address, direct hire phase 1 eval at poaa.gov.ph po. So, dear madam, sabi ko answer, good day. In compliance with POAA direct hiring requirements for OEC issue ones, I would like to request for an evaluation of my phase 1 documents. Attached below are all authenticated documents sent by my employer. Thank you for your kind and consideration. Sincerely yours, Harmilor Buna. So, i-attach nyo yan guys, yung mga documents na galing sa employer nyo. Lahat po yun authenticated. Kailangan lahat yun authenticated. Yung sa akin is 16 pieces yan guys. Ayan, kung makikita nyo. Ayan yan, kompleto yan guys. Nandiyan yung work permit ko, contract ko, yung mga information sa amo ko, sa company nila. So, naka-authenticate yan. Galing dito sa Mauritius. So, ayan guys, October 19 ako nag-send sa POAA and then naka-receive ako sa ng reply nila. Naka-receive ako ng reply galing sa POAA guys. Ito yun. Ayan. Yung appointment confirmation ko is October 25, 2021, 8:08 AM po. Monday po yun, nung naka-receive ako ng appointment confirmation. Sabi dito sa appointment confirmation ko, ito yung magiging schedule ko na to guys. Dear Ms. Harmilor Buna, your reschedule of appointment for phase 1 evaluation of application will be on November 17, 2021. Window transaction will be from 8 AM to 11 AM. Please bring original copies of your employment contract, passport, and work visa. So yung dadalhin nyo guys is yung kung ano yung isinend nyo online para sa evaluation request and then yung mga additional documents na kasama na yun guys tulad ng POR nyo, yung diploma nyo, yung COA, Certificate of Employment, oo. Dalhin nyo, yun yung mga kung may test certificate kayo, yung mga certificate nyo, dalhin nyo yun. And then, sabi dito, kindly refer to the documentary requirements of overseas Filipino workers in the POAA website, a photocopy of your other documents is required. So, ayan guys, ipreprint nyo yan guys kasi ito, ipreprint nyo ito, itong confirmation, appointment confirmation kasi i-ano nyo yan sa guard. Kasi pag wala kayo nyan, magpapaprint na naman kayo doon sa ano, sa POAA. Mas maganda yung ready na kayo, di ba guys? And then,
kailangan yung mag-reply, kindly inform us immediately if you will continue your appointment or not so that we can give your slot to other OFWs. So mag-reply lang kayo guys na makakapunta kayo para nandun kayo sa listas ha, guard. Kasi pag wala kayong lista guys, hindi kayo yung papansinin nun kasi kailangan din nila ng confirmation from you na makakarating ka. So ayan guys, na-receive ko ito October 25 guys and then nag-send ako ng email ko October 19. So itong schedule guys is doon lang tayo November 17 doon lang tayo pupunta sa AOEA. For ano na yan guys, personally na yan guys para ipas na natin yung hard copies natin. So yun guys, mabilis lang naman guys kasi nag-email ako October 19, 2021 and then naka-receive ako ng reply ng POAA is October 25 po. 2021 din po yun guys and then yung confirmation appointment ko na po yun guys and then doon is yung naging schedule ko is November 17 po. So nagpunta ako ng November 17 guys sa POAA, nag-bar evaluate ako which is yun na po yung personal ka nang pupunta doon, ipapasa nyo na yung hard copies na mga documents nyo from the employer, yun yung ipinasa nyo din online guys and then i-include nyo yung mga additional requirements na kailangan. And then, natapos ako noon guys, isang araw lang, kailangan lang natin maaga para isang araw matapos tayo. And since kompleto naman ako ng mga documents ko, so isang araw lang po talaga. Kailangan guys, pag magpunta kayo, kumplituhin nyo yung mga documents nyo, siguraduhin nyo, i-check nyo lahat. Para hindi na kayo magpabalik-balik para one day lang ang process nyo sa re-evaluation of documents for phase 1. And then, na-receive ko guys yung POAA clearance ko, which is yung ipopost nila sa website nila yung pangalan mo. Yun yung sinasabi nilang POAA clearance, guys. And na-receive ko iyon November 19, guys. 2 days lang yun. Na-receive ko na siya agad kasi chine-check ko nang i-chine-check yun, guys. November 17 ako nagpunta and then na-receive ko yung nakita ko yung pangalan ko sa website nila is 19, November 19. So, doon, guys, November 19 ko na-receive and then nagpunta ako doon November 23 guys. Kasi anytime naman, sabi ng nag-assist sa akin doon, anytime na makareceive ka ng ano ba to? Yung POAA clearance is anytime pwede ka nang bumalik noon guys. Sa akin, hindi na, nagtanong kasi ako noon guys kung, ma'am, kailangan ko pa bang mag-online para sa face-to schedule appointment? Sabi nila, hindi na as long as may POAA clearance ka na, which is yung pangalan mo na nakapost na sa website nila. So, yun guys, bumalik ako dun sa POAA November 23 po. One day lang din po yun guys, yung process ko. Inagahan ko po yun kasi kailangan ko ng PDOS. Doon kasi ako nag-PDOS lang din and before ka kasi mag-process ng phase 2, kailangan may PDOS certificate ka na guys. Since every day naman nag-aano yung POAA, nag-PDOS sila, so doon na lang din ako nag-PDOS, inagahan ko na lang para matapos ako and maka-continue ako sa pag-process ng phase 2 ko. And yun guys, natapos ako sa araw na yun, sa November 23, nakuha ko yung OEC ko, which is ito, nandito yung date niya. Kung makikita nyo guys, ayan o, ayan yung date niya. Sa taas. November 23 guys, ko ito nakuha. And then, parehas yan sa PDOS ko guys. Ayan, kung makikita nyo yung November 23 po yan. So, yan guys. Pag kompleto naman kayo guys, makukuha nyo yan agad. Sa isang araw lang guys. Basta maaga lang. And then, kompleto kayo sa documents nyo. Yung sa akin nga guys, nung napunta ako noon sa POAA nung phase 2 na is doon na din ako nagkuha ng ano ko ng insurance ko kasi wala pa ako ng insurance. Bumaba lang ako nung sa POAA and then tumakbo lang ako dyan sa Paramount kasi yung Paramount kasi guys is tabi lang ng POAA. So ilang minuto lang naman makakakuha ka na ng insurance dyan. Yan ang main office ng Paramount guys sa katabi ng POAA. And may panotaryuhan na din doon guys. So yun, mabilis lang din po. And yun guys, nakuha ko ang PDOS ko, OAC ko, November 23 po, guys. So, yun, guys. Bali, 2 weeks po ang kabuuan ng proseso na ginawa ko before. Bali, from online evaluation request hanggang sa makakuha po ako ng OAC, guys. 2 weeks lang po yun, guys. Basta kompleto po kayo ng mga documents from your employer and yung mga additional requirements, guys. Pagsabasamahin nyo po iyan para mas mabilis po ang proseso at maging 2 weeks lang din po yung antayin nyo or yung
maging process nyo, guys. So, yun, guys. I hope nasagot ko, guys, yung mga katanungan nyo tungkol sa kung ilang weeks, ilang araw, ganyan, yung naging process from phase 1 hanggang sa phase 2 na kung saan yun na yun yung releasing ng OAC. That's it, guys. Thank you for watching and I hope nagustuhan nyo po itong video and I hope sa mga viewers ko na nagtanong sa akin, sana mapanood nyo po ito and sana po mag-comment kayo kung napanood nyo po ito and maraming salamat sa panonood po. Please like po and share kung nagustuhan nyo po itong video ko and kung helpful po ito sa inyo. Bye po! Ingat po tayong lahat and good luck po sa inyo sa mga magpa-process po. Bye!